Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa isa na namang panibagong araw ng ating devotion mula sa kanyang salita dito po sa ating programa, ang Tinapay Mula sa Langit. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay matatagpuan sa Exodus chapter 24 verses 12 to 18. Ang ating pong title ay Moses Received the Tablets of Ten Commandments. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na muli naming pagninilayan ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na makikinig. Kayo po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin ang Exodus chapter 24 verses 12 hanggang 18. Sa verse 12, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka rito. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao." Sa verse 13, umakyat nga si Moises kasama ang lingkod niyang si Josue. Sa verse 14, bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, "Hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo." Sa verse 15, umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Verse 16, ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang 7th araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Sa verse 17, nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. At sa 18, at unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat. Sa ating pong binasa, si Moises po ay isang lingkod ng Diyos sa panahon ng Old Testament. Siya po ang ginamit ng Diyos na manguna nang ang buong bayang Israel ay ilabas at ahuni ng Diyos mula sa pagkaalipin sa bansang Egypt. Sa ating binasa, nalaman natin na inutusan ng Diyos si Moises na umakyat sa bundok ng Sinai upang siya ay katagpuin doon. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Nabalot ito ng ulap. Ngunit sa 7th araw, tinawag ng Diyos si Moises sa gitna ng mga ulap. Nakita rin ng bayang Israel ang kaluwalhatian ng Diyos na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. Si Moises po ay nanatili sa presensya ng Diyos ng 40 araw at 40 gabi doon po sa bundok. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang tapyas na bato ng mga kautusan at tagubilin na mismong Diyos ang sumulat. Ito po yung kilala nating Ten Commandments. At sinabi ng Diyos, "Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Matuwid at ayon sa kabanalan ang kanyang mga utos at tagubilin." Nakasaad po dito ang mga bagay na dapat ay ginagawa ng tao at gayon din ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng mga tao. Ito po yung nagsisilbing paalala o babala din po upang sa gayon ang tao po ay mamuhay ng matuwid. Mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Ano man ang iyong lahi, ano man ang estado mo sa buhay, saan ka man naroroon, mahal tayong lahat ng Diyos. At hindi po niya kailanman kalooban ang tao na mapahamak. Nais po ng Diyos na mamuhay ang mga tao sa katuwiran at sa kabanalan at hindi sa kasalanan. Sapagkat ang Diyos na lumikha sa atin ay banal magpakailanman. Sabi po sa Book of Psalms chapter 19 verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Ito po ay makikita sa Psalms number 19 verses 8 and 11. Kung tayo po ay patuloy na susunod sa mga utos at tagubilin ng ating Diyos, tiyak po na tayo ay kanyang pagpapalain. Purihin po ang Diyos sa mensahe ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos ng kapangyarihan sa lahat, sambahin ang iyong ngalan, magpasawalang hanggan. Salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Patuloy niyo po kaming tulungan na sumunod sa iyong mga utos at tagubilin
sa bawat araw ng aming buhay sa aming ikabubuti. Salamat po sa iyong pagmamahal at tunay po na hindi mo nais ang kami ay mapahama. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating devotion. Muli po bukas sa ganap na alas 5:30 ng umaga, patuloy po nating pagnilayan ang salita ng Diyos upang lubos ang ating maging kaalaman dito. I-share po natin ang video na ito upang mas marami pa ang mapagpala ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Purihin po ang Diyos.